today, mga Kapadak Champions. Today, we are going to discuss medyo malayo konti sa product lines natin. As per requested kasi sa Manila branch, mga Padak Champions natin doon, they were asking if I could make a video for the pumps. So now, basically, I am going to discuss pumps lang muna with Gold's brand. So here, we have Gold brand. Actually, hindi lang naman si Gold's yung brand natin sa water pump. Pero naka-specify kasi sa request nila. So here, we are going to tackle the basic fundamental sa pumps. Okay, so yung pumps kasi, naka-divide yan into two. Bale, mga shallow at saka deep well. Okay, so when we say shallow, it doesn't mean na submersible lang siya or surface type lang siya. Or basta yung mga nakapatong lang. No, shallow means yung capacity niya. Then deep well as is, okay? So para mas maliwanagan tayo dito sa shallow tsaka deep well pumps, let's take this for example. Let's say ito. Okay. This one shallow. Okay, this one is shallow din. So kung makikita nyo, puro malalaki yung mga pipes niya. Input, output. Dito rin. Input, output. Pero as you can see, ito yung tinatawag nila na jet pump or booster type na shallow. So shallow type siya na surface type. Kasi mayroon din namang submersible, yung nilulub talaga sa tubig, pero shallow. Gaya nito. So ito sila, mga maliliit to. Submersible, pero shallow. Diba, sabi ko kanina, ang shallow pump ay hindi distinction na surface type ka lang, na ganito ka lang na type, or ganito. No. What I mean on shallow, or what the shallow means is, yung capacity niya to suck, yung suction pump, yung suction lift, yung suction head. So, okay. So, lahat ng shallow, kahit anong brand pa yan, Shofu, Pedrolio, Hoover, or Golds, or kahit Grand Foss, yung shallow is up to maximum lang 25 feet. 25 feet. So, ito yung shallow, ito yung suction, middle niyan, middle. Tapos, imi-measure mo yan doon hanggang sa pinakababa ng tubig. Ibig sabihin ko, nandito yung tubig, dapat hindi exceed sa 25 feet yan. Nandiyan, tubig, tsaka ito yung middle ng input. Kasi kapag lalagpas yan, ibig sabihin, kahit ilang horsepower pa to, yung shallow, basta shallow, dyan lang siya kaya, yung suction. Beyond 25, let's say 26 pataas, deep well na na-design. And here comes deep well. Kung sa Golds natin, ito yung deep well. Makikita nyo, dalawa ang input. Dalawang input. Deep well. Okay, di ba? So kanina, ito yung mga surface type. Ito yung mga hindi pwede mababasa na unit. Kasi masisira, puputok, masusunog. Okay, so due to electrification yan sa water. Ngayon, sa submersible, di ba may shallow to kanina? Ito, shallow to. Pero submersible. May deep well din na submersible dito. At dito pumapasok si Golds. Golds din na submersible. So, may motor. Nakikita mo, may mag-bolt yan. Papasok yan dyan. Sa apat yan. Ganyan ang sistema nila. So, pang deep well siya. Bakit? Kasi beyond na yung capacity niya. So, ang trabaho ng mga submersible, yung suction dito na lang. Diretso boga. Pero yung mga deep well na Golds, ito yung design. So, let's say mga 60 meters pataas yung kaya niya i-supply. So, ganun. Then, dito naman, mayroon din naman tayong deep well. Yung deep well kasi natin, dalawang klase. Yung ito, horizontal to eh. Tingnan nyo, horizontal to. Yan, nakaganyan siya, horizontal. Pero deep well. May deep well din na vertical sa Golds. Ito. Ito silang design. Tingnan nyo. Yan. Dalawa din yan sa ilalim. Pero vertical. So kung iisipin mo, yung distinction ng shallow tsaka deep well, hindi lang dahil sa
siya, low type siya, tsaka deep well type. Sa deep well din, may mas higher rating. Let's say, itong itong horizontal type na deep well, mas kumbaga dihado siya, konti, kumpara yung horsepower, dito sa vertical. Mas malakas konti itong vertical na design kaysa horizontal. Pero pareho sila deep well, ha? Pareho sila deep well. Nagkakaiba na lang sa output. Kumbaga dito, palabas. Okay? So, later on, or siguro susunod na lang kasi medyo technical specs yun yung iba, eh. Pero i-emphasize na lang natin, no? Emphasize na lang natin. Kapag dalawang butas, ito, deep well yan, deep well type. Sa surface type, ha? Sa surface type, yung hindi nababasa. Pag isang butas lang, shallow yan. Okay? So, shallow yan. Then, sa submersible din naman, yung mga maliliit ang capacity, gaya nito, 5 meters lang, yan, mga home use, kumbaga, yan yung mga submersible na shallow type. Pero yung mga golds natin, mga ganyan ang design, separate yung motor tsaka pump, yan yung mga deep well na high head, kumbaga, submersible. So, yan. Bali, sa setup, ito na. Si Shallow, hindi kagaya ng ibang brand, mayroon na siyang mga pressure switch, kumbaga, gaya nito. Mayroon na yan. Naka-built-in na yan. Yung ibang brand kasi, ito, yung mga Pedroli, wala yan. Pure pump lang yan. Walang pressure switch built-in yan, ito. Kasi naka-design si Golds, yung mga high pressure sila. Ibig sabihin, mas mataas yung range capacity nila sa output. Okay, so yun. And then, isang tanong din nila is, kung sasabihin ba na si Golds na 1 horsepower is 40 meters, excluding na ba yung suction lift or including na? Well, ang sagot doon is including na lahat yun. So let's say, kung gusto mong isagad yung 25 feet lang, mag-expect ka talaga na maliit lang yung output niya dito. Dito. Mag-expect talaga na maliit na lang. Kumbaga, ilang feet na lang o ilang meter na lang. Kasi sagad na siya sa suction, eh. Pero kung in between ka doon sa mga 50% ng suction, makukuha mo talaga yung rated niya na specs sa mga output niya. So bali ganito yan, kung naka-adjust ka full suction, expect talaga maliit ang lift. Yung buga, kumbaga. Pero kung tama lang yung suction, especially ha, kung yung, let's say, water district, or sa storage ka, or sa deep well, or naka-well ka, diretso na lang siya, ibig sabihin, wala na masyadong trabaho sa suction, full yung power niya dun sa paglabas. So, ganun lang. Yung range capacity niya, ganun lang. So, ito, diretso na to setup, tubo na lang, suction, tsaka tubo palabas. Sa deep well din, ganito. Diba, deep well, dalawa. Isa. Dalawang klase yan, deep well na adapter natin, kumbaga. So, mayroon tayong twin pipe, tsaka packer type. Okay? So, packer type, twin pipe sa suction, tapos isa lang dun, palabas. Okay? So, ito. Ayan yun. Okay? So, kung si Shallow, diretso ka na lang tubo. Itong si deep well, ang dami accessories na gagamitin. So, one example doon sa packer type na design is ito. Kumbaga, yung dalawang butas sa gitna, yung sa harapan, ipag-iisa natin dito. Tapos, lahat ng deep well, kapag packer type, lalagyan pa rin ng adapter sa baba. Tapos, okay. So, ito yung setup kapag deep well tayo. Okay? So, sabi ko na nga ba, dalawang type ng deep well. Yung packer type adapter at saka yung twin pipe. So, ano yung pinagsasabi ko? Ito yung accessories. Okay. So, dito sa twin pipe, diba, dalawang tubo. So, wala na tayong gagawin dyan. I-extend na lang natin yung tubo rito hanggang sa baba. Hanggang sa baba yan. Pagbaba, ito na yung connection. Dalawang tubo.
No? So kung anong mas malaki doon, sundin mo na lang, mas malaki to eh. Mas makunti. Mas maliit. So ganun ang setup niya. Pag ganun lang. Tapos ang pinaka last, kailangan natin ng foot valve dyan. So since pareho babae, lagyan mo lang ng nipple yan. Para makonect sila. So ganun ang setup. Sa ilalim na to, sa ilalim talaga. Doon yung pump mo. So ganun ang setup. Ito yung twin pipe. So mostly 3 inches or 4 inches to. So kumbaga ang design na to is mas lower yung suction kumpara dito sa packer type. Okay. So ang packer type naman, instead na dito sa twin pipe dalawa lang accessories, dito tatlo na. May adapter ka na. Lagay mo dyan. Lahat ng deep well na design may naka design, may naka preform na yan dyan. So lagay na ganyan lang. Tapos dalawang tubo to. Yung sa loob tsaka sa labas. Okay, so mostly alam to ng mga plumber. Diyan. Tapos extend yan tubo dun. Ganito din. Setup. May tubo dyan sa labas, may tubo din dito naka-thread. So yan. Okay, so ganyan ang setup. Kung magpa-car type ka. So see to it na mayroon pa yung mga ganitong accessories. Kapag sabi ng plumber gusto niya packer type, dapat mayroon tayo nitong tatlo. Packer type adapter, packer type ejector, tsaka foot valve. Kung twin pipe lang naman gusto niya, ito lang. Twin pipe ejector, tsaka foot valve. Bakit? Eh kasi diretso na siya, dalawa. Yun lang, dito. Okay? Okay. So, mayroon din namang mga client na let's say nagkamali sila ng bili or may old stocks na sila dito. Ano? Kumbaga, mayroon na sila nito, may deep well na. Tapos ang trabaho nila is pang-shallo lang. Pwede naman sila bumili nito. Mayroon to sa Golds. Mayroon tayo nito. Parang converter lang, shallow converter lang to eh. So, adapt mo lang dyan. Tsaka isa na lang suction mo. Okay? So, kung i-convert mo yung deep well na pump into shallow. So, yan ang kailangan mo na unit. Na item, sorry. So, yun lang. Shallow na yan. Okay. So, those and don'ts, tips lang no, sa mga lahat na nagsisimula sa pumps. Okay. So, lahat ng unit, lahat ng brand, lahat ng model, kahit anong brand pa yan, China, US, or Japan pa yan, may naka-designate na sila na size ng mga pipes nila. Let's say 1 and 1/4. 1. Yung iba, 2 inches. Ito, 2 inches. As much as possible, i-follow natin yung suction side. Suction side na mga pipe sizes. Eh kasi dun nagkaka-diferensya sa pressure eh. Yung pressure distribution tsaka pressure limitation. Kung mapapansin nyo, ganyan yung mga pressure switch, magaganyan-ganyan kasi hindi na-follow yung tamang mga sizes. Kumbaga. Okay, so as much as possible, i-follow nyo lahat ng size na recommended na unit. Okay, so, at ang ikatatlong tanong nila is, anong diferensya nito, shallow din naman, at saka ito. Adios, ito. Diba, pareho lang, sabi ko, kapag isa lang yung pipe sa harapan, shallow yan. Okay, so pareho sila shallow. Pareho sila shallow. Ito lang, nakadesign jet pump. Booster, ibig sabihin standard naman yung suction natin 25 feet pero yung output niya is mas mahaba, kumbaga aabot yan, let's say, aabot yan pinakamataas 40 meters, ganyan 45 meters, yung head up from here, kumbaga from here din sa output 45 meters vertical yan, pero ito maliit lang, so nasa mga range lang nito, mga 20-30 meters yung output. Pero ang kinagandahan ng design na to, ito yung natawag na irrigator pump or centrifugal pump. Ibig sabihin, kahit maliit yung output meter niya, kung gaano kahaba o kataas, pero ang laki ng water distribution. Kumbaga yung supply ng water niya, kaya niyang tapusin na mas mabilis. Ito matagal lang. So, dapat alam niyo kung ano ang dapat na pumps sa mga pag-a-applyan nyo. Kumbaga, right pumps at the right job.
Yes, kung gusto mong mag-transfer lang ng water from here, dyan lang, kumbaga hindi masyadong maabot sa mataas na heights, ito bilhin nyo. Mga centrifugal na design. Pero kung gusto mo, from here up to 3rd floor, 4th floor, 5th floor, mga ganitong klase ang bilhin nyo. Kasi ang height ang trabaho nila eh. Height ang trabaho. Ito, high volume to. At ito, high head. Okay, so may isa pa. Ito, pareho rin din. Centrifugal din to. Design, shallow na centrifugal. So pareho lang, high volume to. Pero ang kinaganda ng unit na to, mga ganyan design, malaki nga ang suction, maliit naman ang discharge. Ibig sabihin, high volume na, high head pa. Okay? So, ganun lang. So, ang key nito is pagdenta natin sa client is, you have to ask the client the right job. Kumbaga, yung totoong paggagamitan nila. Hindi yung nakakareto lang dahil nagreto yung plumber. Sabi ng plumber, 1 horsepower lang. Hindi. Itanong nyo, saang source makukuha ang tubig? Ilang meters yon? Para makonsider natin kung shallow bar deep well. Tsaka saan paggagamitan yung tubig? Gaano kataas? Kumbaga. Tapos pagkatapos doon, itanong nyo rin kung after ng paglagay ng tubig doon, ano pang paggagamitan? Either itambak lang ba niya doon sa storage? Or baka gagawin pa niya ang pressurize? Okay, so yun ang next natin pag-uusapan. Paano natin makukuha yung tamang pressure sa mga units nila? Okay? So yun lang. I hope may natutunan kayo ngayon, initially. Paki-comment na lang sa atin o paki-direct message sa akin kung ano pa yung kulang natin. Okay? Thank you and God bless.